Magandang araw mga classmates at welcome sa Wikaharian Online World. Ako si Ate Michelle. Kumusta kayong lahat? Ayan, marami na tayong natutuhang mga tunog. Kaya oras na naman para magbalik-aral ano, sa mga titik na natutuhan natin. At ang mga titik na ating pagbabalik-aralan, ang mga i-review natin ng mga titik, ay ang mga titik na P, D, H, at W. Handa na ba kayong magbalik-aral? Sigurado kung handa na kayo, kaya naman awitin na natin ang Kumusta, Kumusta song. Narito na! Kumusta, 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 kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la, tra-l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 a, tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Kumusta, 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 kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Maraming salamat mga classmates. Sige, simulan na natin ang pagbabalik-aral. Magsisimula tayo sa titik P. Okay? Ano nga ang tunog ng titik P? Naalala niyo pa ba? Titik P. Okay, ang tunog ng titik P ay? Yan, ulitin nga natin. Very good. Ang tunog ng titik P ay maririnig natin sa simula ng salitang papaya. Maririnig din natin to sa gitna no, ng papaya. So dalawang titik P no, or tunog na P ang meron sa salitang papaya. Ang kasunod naman na titik ay titik D. Ano naman ang tunog ng titik D? Ano bang tunog ng titik D, mga classmates? Mahusay. Ang tunog ng titik D ay D. Ulitin natin. D. 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 At yung tunog ng titik D o yung tunog ng tunog na D ay maririnig natin sa simula ng salitang dilaw. Okay? Dilaw. Paano naman ang tunog ng titik H? Naalala nyo pa ang tunog ng titik H? Magaling! Ang tunog ng titik H ay? Sabayan nyo nga ako? Okay. Ang tunog ng titik H ay maririnig naman natin sa unahan ng salitang hari. Ulitin natin. Hari. Okay. At ang huling titik ay titik W. Ano nga daw ang tunog ng titik W? Naalala niyo pa ba? Tama. Ang tunog ng titik W ay W. Ulitin natin. W. 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 Okay. At maririnig naman natin ang tunog ng titik W sa unahan ng salitang walis. Walis. Magaling mga classmates. Ngayon naman, magpapakita ako ng mga salita. Katapos, tulungan niyo akong tukuyin kung anong tunog ang kailangan para mabuo ang mga ito. Okay? Simulan na natin ha. Ito ay pala. Yan. Pala. Ano ba yung pala? Yan yung ginagamit no, pangbungkal ng pwedeng pangbungkal ng lupa o pangkuha ng semento. Ayan, pala. Ano ang nawawalang tunog para mabuo natin ang salitang pala? Titik D kaya? Pag titik D, magiging d-d-dala. Hindi yun pala, magkaiba yun. Ang titik na kailangan natin para rito ay titik P. P, P, pala. Okay? Tama bang inyong sagot? Very good. Ang kusunod na larawan naman ay
damo. Damo. Anong tunog ang kailangan natin para mabuo ang salitang damo? Damo. Ang kailangan natin ay ang tunog ng titik D o yung tunog na D. Damo. Damo. Very good. Paano naman sa larawang ito? Ano ba yan? Yan ay ikaw. Ikaw. Okay? Pero tignan niyo yung salitang hikaw. May dalawang titik na nawawala. Ibig sabihin may dalawang tunog din, no, na kailangan nating marinig para mabuo natin ang salitang iyan. Okay? Ano ba yung nawawalang mga tunog o nawawalang mga titik para sa salitang hikaw? Maari kayang titik P, titik D, titik H, o titik W. Hikaw. Hikaw. Pakinggan nyo yung unahan at hulihang mga tunog. Okay? Ano yung titik na nagbibigay ng tunog sa unahan ng hikaw at sa hulihan ng hikaw? Isagot na kayo? Tignan natin kung tama, ha? Ang nawawalang mga tunog ay titik H sa unahan at titik W sa hulihan. Kasi di ba, ikaw, W naman yung dulo. Okay, mahusay mga classmates, natukoy na natin ang mga nawawalang titik at magsanay lang kayo palagi, ha, para mas gumaling pa kayo sa pagbabasa at pagsusulat. Tumungo naman tayo ngayon sa salitang madalas nating makita kapag nagbabasa tayo sa Filipino. Ito ay ang salitang alin. Ayan. Ilang titik ba ang bumubuo sa salitang alin? Bilangin nyo nga. Ito ay may apat na titik. At meron din itong apat na tunog. A, L, I, at N. Alin. At pag nakita ninyo yan na magkakasama, kailangan mabasa natin ng mabilis. Alin. Sabihin nga natin ng sabay-sabay. Alin. Isa pa. Alin. Isa pa nga. Alin. Yan. Ngayon naman ay magbasa tayo ng mga pangungusa. Tignan natin ang larawan, ha? Yan. Tignan ninyo ang unang larawan. Ano kaya ang ginagawa nila? Parang pumipili sila ng bibilhing sapatos, ano? Ano kaya ang sinasabi ng lalaki sa kanan? Oh, sige, basahin natin ang pangungusap, ha? Ang pangungusap ay, alin ang gusto mo? Sabay-sabay nga natin basahin. Alin ang gusto mo? Isa pa nga. Alin ang gusto mo? Ito naman ang pangalawang pangungusap. Tignan natin ang larawan. Parang nag-iisip siya ng pagkain, ano? Ano kaya ang sinasabi niya? Sige, ang pangungusap ay, alin ang masarap? Sayang nga natin, alin ang masarap? Ulitin natin, alin ang masarap? Mahusay mga classmates, naku, ang galing yan ang magbasa. Dahil dyan, handa na kayong makinig sa isang kwento. Pero bago tayo magsimula, awitin na muna natin ang oras ng kwentuhan song. Narito na! Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata at tenga. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata at tenga. Oras na ng kwentuhan. Mga classmates, ano natanggap ninyong regalo nung inyong kaarawan? May nakatanggap ba sa inyo ng laruan,
ng damit, kaya ay mga panulat at papel. Natanong ko yan kasi sa ating kwento, mayroong matatanggap na regalo ang batang si Camille. Alamin natin ha kung ano ang natanggap na regalo ni Camille sa ating kwento. Ang kwento natin sa araw na ito ay may pamagat na ang hikaw ni Camille. Happy birthday, Camille! Masayang bati ng kanyang pamilya. Birthday ngayon ni Camille. Nagkaroon sila ng kaunting salo-salo kasama ang kanyang mga kapamilya. Sana ay magustuhan mo ang regalo namin sa'yo, wika ng kanyang lola habang inaabot ang isang maliit na kahon sa kanya. Sa palagay ninyo, anong mayroon sa kahon? Wow! Ang ganda po! Maraming salamat, lola! Sagot ni Camille habang pinagmamasdan ang hikaw na nasa loob ng maliit na kahon. Iyan ang premyo mo dahil alam kong napakasipag mong mag-aral, paliwanag ng kanyang lola. Maraming salamat po, lola! Araw-araw ko po itong isusuot. Pangako ni Camille habang isinusuot ang mga hikaw na may maliliit na diamante. Napakasipag ng mag-aral ni Camille, kaya lang, mahirap para sa kanya ang pagiging malinis. Pagkagaling sa labas, parating nakikitang nakakalat ang kanyang ginamit na sapatos malapit sa pinto ng kanilang bahay. Minsan kumain siya ng pakwan at alam niyo, iniwan niyang nagkalat sa sahig ang mga buto nito. Madalas pinagsasabihan si Camille ng kanyang mga magulang tungkol dito. Isang araw, napansin ni Camille na nawawala ang hikaw na regalo sa kanya ng kanyang lola. Dali-daling hinanap ni Camille ang hikaw sa kanyang kwarto. Pero dahil magulo ang kanyang kwarto at madaming kalat, sa buong lugar, nahirapan siya. Dumaan ang ilang minuto, pero lalo lamang gumulo ang silid ni Camille. Unti-unti nang naiiyak si Camille. Gustong-gusto kasi niyang nawawalang hikaw. Sa palagay ninyo, mahanap pa kaya ni Camille ang hikaw? Yan natin. Inay! Inay! Paiyak na sigaw ni Camille. Anong nangyari, Camille? Nag-aalala ang tanong ng kanyang nanay. Nawawala ko po ang isang pares ng hikaw na regalo ni Lola. Kanina ko pa po hinahanap pero hindi ko po makita. Iyak ni Camille. Tinignang mabuti ng nanay ni Camille ang kanyang kwarto at napailing na lamang ito. Camille, mahirapan ka talagang makita ang hinahanap mo dahil sa gulo ng iyong kwarto. Sagot ng kanyang ina. Halika, ayusin muna natin ang iyong kwarto. Sa ganitong paraan, mas mabilis nating makikita ang ating hinahanap, mungkahi ng kanyang ina. Sabay na nilinis na mag-ina ang kwarto at ilan pang sandali, aha! Nandito pala! Masayang sabi ni Camille. Mabuti naman at nakita mo na at maayos na rin ang iyong silid, sabi ng kanyang ina. Tama po kayo! Mas mabilis pong maghanap ng gamit kapag maayos ang aking kapaligiran, sabi ni Camille. Simula noon, parati nang pinapaalalahanan ni Camille ang sarili na iligpit ang kanyang kalat at linisin ang kanyang pinaggagawaan. At dyan, nagtatapos ang kwento ni Camille. Yan. Kinig ba kayo ng mabuti, mga classmates? O sige, narito na ang aking mga tanong ha. Ano ang natanggap ni Camille sa kanyang kaarawan? Ano yung regalong kanyang natanggap? Tama, nakatanggap siya ng hikaw. Okay, at bakit nga ba binigyan ng hikaw si Camille ng kanyang lola? Maliban sa kaarawan ni Camille, ano ba yung ginagawa ni Camille na nagustuhan ng kanyang lola? Tama, siya ay binigyan ng hikaw ng kanyang lola bilang premyo dahil masipag siyang mag-aral. Ayan. Kahit na masipag mag-aral si Camille, mayroong isang bagay na mahirap para sa kanya.
Ano ito? Ano yung mahirap gawin para kay Camille? Naalala niyo ba? Oo, mahirap para sa kanya na manatiling malinis o panatilihing malinis ang kanyang kapaligiran. At anong nangyari nang mawala ang hikaw ni Camille? Madali niya bang nahanap ang mga ito? Tama, nahirapan siya sa paghahanap kasi masyadong makalat, no, sa kanyang silid. At natutuhan ni Camille, no, na kailangang maging maayos sa kanyang mga gamit. Eh bakit nga ba mahalaga ang pagpapanatiling malinis at maayos sa iyong kapaligiran? Oo, katulad ng nakita natin sa kwento, mahalagang maayos at malinis ang ating kapaligiran para mabilis nating makikita ang ating mga hinahanap. Bukod dito, ang pag-aayos at pagliligpit ng ating gamit ay pagpapakita rin ng respeto sa iba, no? Kaya naman, panatilihin nating malinis at maayos ang ating paligid. Okay? Pero syempre minsan mahirap talagang panatilihing malinis ang ating paligid, lalo na ang ating sariling silid, hindi ba? O kaya isang lugar kung saan tayo madalas kumikilos. Yan. Anong payo naman ang maibibigay ninyo kay Camille para tuluyan niyang mapanitiling malinis ang kanyang kapaligiran, ang kanyang mga ginagalawang lugar? Ayan, marami tayong pwedeng sabihin kay Camille, ano? Maari ding siguraduhin niya na pagkatapos niya sa kahit anong gawain ay lilinisin o liligpitin niya ang kanyang pinaggagawaan para hindi nagpapatong-patong ang kalat. Kailangan linisin ka agad. Okay? Very good mga classmates. Mukhang naintindihin ninyo ng mabuti ang ating kwento. Okay? At isang bagay na pwede nating gawin para mapanatiling maayos, no, ang ating mga gamit ay ang pagkakaroon ng organizer. Ayan. At dito sa Wikaharian Online World, nakagawa na tayo ng mga organizers, hindi ba? Katulad na lamang nito. Ayan. Ito ay gawa lamang sa lumang karton na nilagyan natin ng disenyo. Tignan nyo, imbis na nakakalat yung aking mga panulat, punting, pangkulay, glue, ano, magandang nasa isang lagayan lamang sila para madali nating mahanap yung kailangan natin. At tignan nyo yung lagayan ko ng mga panulat. Ito rin yung ginawa nating organizer ng mga panulat. Ito oh. Ayan. Ayan. Okay. Diba ginawa natin ito gamit yung tissue core. Okay. So pwede nyo itong gawin. Pwede pa kayong gumawa ng marami pang katulad nito para ma-organize natin, no? Maayos natin ng mabuti yung mga gamit natin sa bahay. Pwedeng ganito kalaki, pwedeng mas maliit, pwede rin mas malaki. Okay? At hindi nyo kailangan gumastos ha. Maghanap lang kayo ng mga bagay na maaari yung gamitin ulit. Katulad ng mga, tulad na ginamit ko dito, mga lumang kon o kaya naman yung pinaglagyan ng tissue, yung tissue core. Okay? Tandaan nyo yan mga classmates ha. Okay, ang dami nating ginawa at natutuhan ngayong araw, ano? Ni-review natin ang tunog ng mga titik P, D, H, at W. Natutuhan rin natin ang salitang alin at nakapagbasa tayo ng mga pangungusap. Narinig din natin ang kwento ni Camille at kung paano, paano siya natutong maging maayos at malinis. Yan. Pero bago tayo tuluyang magpaalam mga classmates, awitin na muna natin ang ating Wikaharian song. Narito na! Nagsimula ang lahat sa mga titik,
Kapag nadikitan ay nagiging pantig. Pantig na nagsama, nagiging salita, mga salita na pumumuo ng isang diwa. Umasa, sumulat, bumuo ng salita, pangungusap, talata, bahagi ng wika, pag-aralin silang lahat, bawat isa, at ikaw ay matututo sa pagbasa. Maraming maraming salamat mga classmates at magkita-kita ulit tayo sa susunod. Paalam!